viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw po ng Biyernes sa ating komunidad sa Quiapo. Kanino pa ba tayo pupunta? Lalong-lalo sa panahon ng pandemya. Kanino pa tayo lalapit? Kanino pa tayo kakapit kung hindi sa Kanya? Upang tayo Kanyang kalingain, upang Kanya tayong patnubayan, upang Kanya tayong alagaan. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magalak nawa ang iyong sambayanan sa pagtitiwalang kami ipinagdarasal ng martir na San Cristopero Magallanes at mga kasama. Bilang tugon sa kanilang dakilang pagdalangin, kami naway makapamuhay ng matapat at makapanatiling ligtas at panatag. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya, "Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nakaharap ang magkabilang panig at nagkaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon
at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ay nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iniunat mo ang iyong mga kamay at iba ang mabibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. At sa gayoy, mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka
sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa atin, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Uulitin ko po ang aking humiliya. Ako pang nagmisa ng misang alas 4. Wala na po akong panahon para magbago ng humiliya, kaya uulitin ko po, pero may dagdag po ako kasi may ilan bagay na nakalimutan ko, ibig kong ibahagi. Ang tema po, pag-aalay ng buhay. Kamatayan si Jesus na matay para sa atin. Kung hihilingin ang ating buhay, paghahandog para sa Kanya. Ang misa ito, paggunita. Siguro hindi tayo pamilyar sa mga santo. San Cristopero Magallanes, isang diocesanong pari. Mga kasama niyang martir, mga diocesanong pari din. Ito po'y sa Mexico. At dumating ang isang gobyernong galit na galit sa simbahan. Kontra sa simbahan, bawal ang katolikong pananampalataya. At sinabi sa mga pari, kung tatalikdan ninyo ang pagkapari ninyo, mag-aasawa kayo, mabubuhay kayo. Yan ang sinabi. Sabi ni San Cristopero, matatalikdan ba natin ang Panginoon? Sila, katapangan! Ito yung babarilin sila. Pinili nila si Jesus. Ang huli mga kataga nila, Viva Cristo Rey et la Virgen de Guadalupe! Viva Cristo Rey! Et la Virgen de Guadalupe, mabuhay ang Kristong Hari at ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Kaya pinagbabaril sila. Katapangan. Sa ating salita ng Diyos, unang pagbasa, ito po yung paghahandog ng buhay ni Pablo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, binanggit ko, binigyan ko ng diin, kung anong uri ng kamatayan magkakaroon si Pedro. Ating dalawang haligi, San Pablo, San Pedro, sa kanilang, kaya nakapula po ako, pagdanak ng dugo, doon umusbong ang binhi ng pananampalataya. At namatay sila sa Roma. Tayo po'y Katolikong Romano. Ano ba yun? Roman Catholic. Katoliko Romano, ano ba yun? Nabinyagan tayo. Nandiyan ba sa Biblia? Sinabi ba ng Diyos yan? Kahapon po, si San Pablo, matatapos na po yung serye natin. Mahabang kwento. Yung magwawakas na sa Pentecostes, eh, tapos na yung kwento natin sa Gawa ng Apostol. At magtatapos ito sa paghahandog ng sarili sa Roma. At ito po, hindi ba ang Diyos kinausap si Pablo? Pablo, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? At ngayon, nagsalita ang Diyos sa kanya. Malungkot si San Pablo. Lakasan mo ang iyong loob. Sasaksi ka sa akin sa Roma. Lakasan mo ang iyong loob. Sasaksi ka sa akin sa Roma. Alam na niya kung anong ibig sabihin nun. Marami na siyang paghihirap, pagbabata, subok, suliranin, lahat na. At sa huli, sa pamamagitan ng espada, sabi dito, ang huling versikulo dito, ipapadala ka sa emperador, yung emperador yung Cesar, matakot ka.
Upugutan ng ulo, espada. Kanina, sina San Cristopero, pinagbabaril. Ito naman, pagpugot ng ulo. Bilang pagsaksi, lakasan mo ang loob mo, sabi ng Diyos kay Pablo, sasaksi ka sa akin sa Roma. Ito namang kamatayan, lagay po natin sa tamang konteksto. Ating ebanghelyo, mga kapatid, nagpakita si Jesus sa mga alagad, sinabi kay Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Hindi lang isang beses, alagaan mo ang mga tupa, pakainin mo ang mga kordero, patnubayan mo ang kawan. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Eh, hindi ba siya ay Diyos? Kung tayo yun, ha? Yung dinaisip ni Pedro. Ang kulit-kulit naman ito. Parang ito yung manliligaw na hindi sigurado. Laging sinusubukan, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Eh, ganun ang ugali ng Diyos. Eh, sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo ang lahat. Eh, Diyos ka eh. Alam mo naman na iniibig ko kayo. Ang tanong kay Pedro, tanong sa atin, pagmamahal. Pero nakakatakot yung kalakip nito, eh, pag-aalay ng buhay ito. Eh, kung si Cristopero Magallanes makasama niya, pinagbabaril. Si San Pablo, pinugutan ng ulo. Kasi sinabi dito, sinabi niya ito, nag-usap sila, upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro. Paano nga ba mamamatay si Pedro? Katulad ng Panginoon, crucifixion sa krus. Kaya sinabi niya, hindi ako karapat-dapat katulad ng aking maestro, kaya pabaligtad niyo kung, eh mas mahirap yun. Mahirap na kay Kristo. Yung pabaligtad, yung ulo, nando sa ibaba, eh, mahirap po yun. Mahirap na kay Kristo. Pero ginawa niya ito sapagkat hindi siya karapat dapat. Iba talaga. Kung ganun lang tayo, eh, sana po, pagnilayan natin tayo mga duwag, kasama na ako. Eh, sino ba gusto sa ating mamatay? Ha? Pasensya po, ha? Kasi matatapos na pagnilayan po nito, hindi ko mapapagaan, hindi ko mapapatamis itong humiliya ko. Mahalin natin ang Diyos. Kung hihingi niya yun, eh sige, kung kaya natin, hilingin natin, pero magpakatapang tayo. Oh, yun muna, mga kapatida. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo na si San Roque, ay ito yung nakalimutan ko, bukod kay San Cristopero Magallanes, si San Eugenio de Masenod, pundador ng mga paring Oblates of Mary Immaculate, yung OMI ng mga pari. Yan. Nakalimutan ko kanina yun. Nawa, mabighani tayo, magtatapos na tayo, lalo tayo mabighani sa kagandahan ng muling pagkabuhay ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo ng misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Tugon po natin, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu,
Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanan. Ngayon ang mga martir na si San Cristopero Magallanes at mga kasama ay ginugunita sa paghahain ito na nagpalakas ng kanilang loob sa gitna ng tiisin ay magdulot nawa ng katatagang harapin namin ang mga suliranin. Inilulug namin ito sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Cristopero Magallanes at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, panggapin ninyong lahat ito't inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling api may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Si Father Arsenio Nalunat, Monsignor Danilo Santa Maria, Monsignor Sabino Benco Jr. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Cristopero Magallanes at kasamang martir, si San Eugenio de Macenod, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kaniyang sugat, kaniyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nagkatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbaan. Diyos Ama'y ating purihin, Diyos Anak siyang sambahin, Espiritu'y siyang patnubay, salamat sa Santatlo. Ating Diyos ay siyang umiibig, Duwal ating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kaniyang sugat, kaniyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay pinagulong sa pinto ng libingan. Kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nagkatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbaan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kaloob at ang tinanggap naming iyong bigay. Ngayong ginugunita ang martir na sina San Cristopero Magallanes at mga kasama, ay magdulot nawa sa amin ang kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Angin kay San Roque, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman
Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulhati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ng ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintura namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming.